Dito ang tanong, kinakamusta? Kamusta na po si Kong Tebes? Kalbo pa rin eh. Hindi pa rin tinutubuan ang buhok. So yun, kalbo pa rin. O yun ang sagot ni Attorney Topacio. At tinatanong, nasa Cambodia po ba siya? Kasi ang nagtatanong yung press. Okay, asa na siya? Pakinggan nyo sagot. I don't know. You better ask Kuya Boying when... I don't know. Better ask Kuya Boying. Oh, naku, tinawag ng kuya. Parang si Percy Lapid lang ka, kuya. Ay, hindi. Iba pala tawag ni Percy Lapid. Bonjing pala ang tawag ni Percy Lapid, hindi Boying. Ito, Kuya Boying. Oh. He returns from the US. I think he knows more than I do as to my client's whereabouts. He has the tools and the wherewithal to find out where he is. Yung sagot niya, better ask Kuya Boying kasi palagay ko siya ang nakakaalam kung asaan yung kanyang kliyenteng si Kong Tebes. Kulang na lang, ito yun po ang sinabi ni, English lang, kaya tinatagalog ko, pinapaliwanag natin. Yun ang sinabi ni Attorney Topacio. Pero ang interpretasyon ko, ito ay aking tingin lang naman. Tingin ko lang, parang sinasabi niya, eh di itanong nyo kay Kuya Boying. Hindi po ganun ang tono, pero parang ganito. Eh di itanong nyo kay Kuya Boying, Mr. Know-it-all siya, lahat alam niya. Marami siyang resources. Case closed na nga eh. Ba't nyo tatanungin sa akin yung kliyente ko? Pati nga kay Bantag, alam niya eh. Hindi niya naman binanggit si Bantag. Pero parang ganun eh. Lahat alam ni SOJ Boying. Parang ganun ang ibig sabihin ni Attorney Topacio. We are still assessing the situation. We will see whether we can get a fair trial. And more importantly, I would say most importantly, since sinabi na rin ng ating Korte Suprema that self-preservation is the primordial law, if in his assessment, his safety can be guaranteed, the safety of his life and those of his family. Simple. Ang pinaka-importante sa kanya, kay Tebes, yung kanyang safety. Man sila or hindi, ay wala tayong magagawa. Karapatan ng tao, sa katunayan, wala namang demand eh. Ba't nyo pipiliting umuwi, di ba? Asa ng demanda? Sa katunayan, naiinip na si Attorney Topacio. Naiinip na ang kampo ni Tebes. Asa ng demanda? O sila pang naiinip sa demanda? Well, we will see what develops. Kung agenda, naka-agenda na ba? Okay, well, we'll see pagka na-agenda na. And then I think there's another development. Sa Monday din yata ay magre-resume yung Senate hearings, ano? Ayun, sa Monday na. Attorney Topacio, sa Monday daw, magre-resume yung Senate hearing. Yun ang sabi niya. Ngayon kasi nakabakasyon ang mga kaalyado. Walang presscon. Ceasefire. Tigil presscon. Nasa coronation. Pero sa Senate hearing, next week, Monday, back to normal na tayo. At pag may Senate hearing, malabo, imposibleng walang presscon. Balik tayo sa presscon. Nakausap ko si Senator De La Rosa doon sa Davao when we attended the party. At nabanggit nga niya sa akin na magre-resume this Monday, May 8, yung Senate hearings on political killings. Sana lang mag-concentrate sa political killings. Hindi maging parang Court of the Star Chamber laban lamang kay Congressman Tevez. Yun lang naman ang apila natin sa ating mga senador. Afterthought lang naman ni Riz Ontiveros yun yung issue na yun. Kasi initially, inibita kami at pinadalang kami ng link. Ibig sabihin, they have thought it through and pwede. Bakit na i-raise nila bigla yung issue na yun? Kasi kinontra yan ni Janice. Kinontra yan ni Janice Tigamo. Meron na silang link. Alam naman natin yan. Lantarang kinukontra ni Mayor Janice yan. Kaya kinontra yan na makapag-attend ng Senate hearing. Gumawa na lang sila ng paraan na kailangan makapanumpa siya, kailangan nandiyan dyan sa kaalyado, ano ng ating bansa, ano na yan eh. Hinanapan na lang nila ng butas. Kasi kung hindi naman yan pwede, hindi naman dapat binigyan ng link yan, inimbitahan. Sa katunayan ng Senate hearing po, tatandaan natin, hindi naman sila ang manghuhusga. In aid of legislation. Sa katunayan, para sa akin ha, in aid of Marites yan eh. Oo. Parami ng parami talaga Marites sa bansa natin. Yan lang ang ano dyan. Wala namang ebidensya dyan eh. Maritesan lang yan. O kaya hindi nakakahon ang mga rules dyan. Bigla na lang nilang kailangan na inisipan para hindi maka-attend. So syempre, hindi mo pwedeng babawiin ng wala kang naisip na dahilan. Kailangan isipin mo may dahilan. Dahil kinontra nga ni Janice Degamo. They should not have invited Congressman Tevez in the first place. It gives rise to the, to a doubt. Ay, correct. Ito nga sinasabi ko eh. Sabi ni Robert Benedicto, uso pa ba ang demanda sa panahon ngayon? Baka pwede presko na lang, panalo agad yung kaso. Ito nagiging problema. Uulitin ko. At ito rin ang sinasabi ni Attorney Panelo. Ito rin ang sinabi ng abogado ni Tebes. Ito rin ang sinabi ni abogado ni Bantag. Kung
may problema kayo, ito in general, hindi lang ito about them. Kung may problema, magdemanda ka. Huwag kang papreskon, huwag kang pamarites. Simpleng-simple, ano mahirap doon para makasagot ng tama? Doon kayo magsagutan. Saan? Doon sa demanda. Ang tagal eh. Sa totoo lang, kaya nakakagigil. Ang tagal. Ang tagal ng demanda. Tigil na yung chismis. Demanda na. Eh, nakikisaw-saw pa eh. In our minds na talagang may mga tao na ayaw siyang patestify kasi mapapahiya sila sa mga sasabihin ni Congressman Teves. Ayaw nila na may kukontra sa sasabihin nila. Gusto nila one-sided lang yung narrative na ipipresenta nila dito sa committee. Well, kung papayagan siya, subject to the same conditions as before, you cannot change horses in midstream. Sa akin naman, alam nyo, ang Senate hearing hindi naman strictly bound yan by the rules on evidence. It is a hearing in aid of legislation. Yun na yun. Oh. In aid of marites. Yun lang, ganun kasimple lang yun. Ang purpose niya is fact-finding, hindi naman to gather evidence. So why be strict about technical rules? Yun lang ang kinakataka ko kay Senator Ontiveros. Anong nito ha? 2 months na pinatay si Degamo. Wala pa rin development. Exactly. Yun yung sinasabi ngayon ni Attorney Tepasio. 2 weeks pa lang alam na nila kung sino mastermind. 2 months na, wala pa rin demanda. Di ba? Alam mo, simple lang. Ito, hindi lang dito. Kung may reklamo, demanda. Tapos ang issue. Para hindi chismisan na nangyayari. Magsasagutan sa korte. Exactly. Exactly. Yun nga ang sinasabi ko, di ba? Barely 2 weeks after the death, sinasabi nila, they have solid evidence, 99.9% solved. Atebes is... Case closed, mastermind. May co-mastermind pa, 99% closed. Tinalo nga si Bantag, di ba? 95 lang kay Bantag dito, 99% case closed eh. Wala pang kaso. A mastermind, etc. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Kung solid ang evidence, why don't they file it? And if PI na nila, i-file na nila in court. Di ba? Anyway, sinabi na naman ni Secretary Remulla na guilty. Di, ano pang gagawin ng DOJ? Di magpa-finding of probable cause na yan. They cannot find otherwise. And sinabi na secretary, may probable cause eh. Ilagay na nila sa korte, at least sa korte, the rules are fair, the rules are fixed, the rules of evidence are in effect, the rules, we are assured of fair play. Ito punto, hinusgahan na ni SOJ yan eh. According to Attorney Topacio, ano pa bang gagawin? Hindi na kukontra ang DOJ dyan. Imposible kumontra, yun po ang punto nila. Nagtataka sila, bakit ang tagal idemanda? Bigyan na nila ng probable cause kasi kailangan bigyan ng probable cause eh para maisampa sa korte. Kaya gusto nilang madimanda na kasi sa korte hindi na chismisan. Fix ang pagpresenta ng ebidensya, ang rules ay fix. Anong ibig niya sabing fix? Hindi pa bago-bago. Pag naglatag ka ng ebidensya, naglatag ka ng rules, yung rules ngayon at saka yung rules ng 3 years ago, 5 years ago, 10 years ago, basta na sa batas, yun pa rin. Hindi ito rules ng chismisan. Kasi po ang nangyayari ngayon, rules ng chismisan. Sino ang malakas sumigaw? Sino ang malakas makipag-chismis? Sino yung makapalang muka para ipahiya ang sarili para makipag-chismis? Ganun ang nangyayari po, chismisan. So pabago-bago, ano ba sikat ngayon? YouTube o Facebook o Twitter o ano? Sa hukuman, fix lahat. Saan ka nakakita yung akusado pa ang namimilit idemanda? Husgahan nyo na, bigyan nyo na ng probable cause ang makarating na sa husgado. Dahil ano? Kaya nagtataka sila. Ano, wala kayong matibay na ebidensya? Kaya sisirain muna sa media, sisirain muna sa chismis, sisirain muna sa social media habang naghahanap. Tingnan mo ha, lahat nandoon na eh. Case closed na. It means kaya ka nakapag-usga ng case closed, may matibay ka ng ebidensya. Asan? Kaya nga tuloy, kinu-question ng maraming tao ha. Yung ini-issue terorista, si Teves, ay isang senyales na mahina ang ebidensya. Kasi kung malakas ang ebidensya, huhusgahan na nila ng probable cause yan. Kasi nahusgahan naman na ni SOJ, tao naman niya magdi-decide niyan para masampa sa korte makapag-issue ng warrant of arrest. Ang ginagawa, at ang ito ang sabi ng marami na ating mga nakakausap, it's a sign na mahina ang kaso. Kaya lumilihi sila ng ibang daan. In short, humahanap sila ng pangit kay Teves. Kasi yung kaso about sa pagpatay kay Degamo, mahina. So, hahanapan nila ng butas. Lapit kayo kay kabutas. Magaling maghanap yun ng butas eh. Butas ang nangyayari. Pero pag inisip mo naman, malayo na dun sa Teves Degamo. O, diba? It's a sign na mahina yung kaso. Rito, wala na rito eh. Wala na pag-asa eh. Sinabi na ni Boying eh, na mastermind, guilty, maraming ebidensya. Ano pang sasabihin ng prosecutor? Kaya talaga ako, bibilib sa mga prosecutor pagka talagang inassess nila objectively.
which I believe naman maraming magagaling tayong prosecutors. Kanya lang, kung yung head ng department mo na nagsasabi, how can you rule otherwise? Yun ang danger dito eh. We are no longer, the DOJ is now no longer an impartial tribunal or forum when it comes to the determination of probable cause during preliminary investigation. Wala na. Wasak na yung fairness dito. We will see kung anong, we will cross the bridge when we get there, to use a worn out cliche. Para sa akin ha, well, ito lang from my point of view as a defense lawyer, kung wala kang ebidensya, talagang hindi ka makaka-file kasi baka mapahiya ka lang pagdating sa korte. So, 2 months after natag na si Congressman Tevez as the mastermind, ha, as the... Kailangan nyo, sinabi niyang yun, ha? Hindi niya lang dinirect, pero parang sinasabi niya na mapapahiya lang sila pag isinampa sa korte tapos walang ebidensya. Kasi ipapahiya sila ng korte. Yun yung binanggit ni Attorney Topacio. May laman yun. At ang ibig niya sa giyo, siguro, kaya ayaw nila kaming idemanda kasi mapapahiya sila sa korte. Indirectly, yun po ang pinupunto ni Attorney Topacio. In short, mahina ang ebidensya, anong ginawa? Hukay. Eh, same na same. Same na nangyayari kay Bantag. Mahina yung kaso kay Percy Lapid, anong ginawa? Hinukay yung bukor. Pinakialaman yung hukay, yung manok, yung kabayo. So same dito, nirevive yung 2019 na kaso, yun sa illegal firearms. Bakit? Wala silang kaso direct eh. Hindi ba nakakapagtaka? Nagsasalita sila ng case close, pero ayaw nilang idemanda. Ito lang yan. Gusto munang magpapogi sa presscon, gusto munang magpapogi sa Senate hearing, patapusin muna ang Senate hearing, or talagang mahina ang kaso. Kaya sisirain muna si Tevez. O, yun ang nangyayari. Pag inikot-ikot nyo yung mga sinabi ko, in one word, ano? Marites. Chismisan. Siraan. Ganun na kasimple yun. Marites lang ang habol nitong mga to.